anytime, pwede na siyang i-mass produce. Sisiguraduhin natin na lahat tayo makikinabang. What do you think? Ayos na ayos, Mayor. Excited na nga po ako eh. Deborah? Hindi naman ho negosyo itong panggagamot ko eh. Mawawalan ng tiwala sa akin ng mga tao. Ginagawa ko ho ito para tumulong. Hindi, hindi. We'll be very, very discreet. Ituloy mo lang yung panggamot ko sa kanila. Kami na ang bahala sa lahat. Ah, yun naman pala ate. Sino na daw bahala? Sige na, pumayag ka na. Sige ho akong para sa Hermoso. Ah, you made a very good decision. Mag-a-attend ka sa proclamation rally ni Miguel. Ikaw ang magiging main event. Pero para pag-usapan at mag-trending ka ulit, kailangan gumawa tayo ng ingay. At ano naman po yung naisip niyong paraan? Isama niyo yung batang binuhay ni Miss Deborah. Yun lang. Yun lang yung gagawin ninyo. Eh, mas maayos pa siguro kung aaminin ni ate na nagkamali nga siya sa pagpili sa inyo. Pinalaan na kita noon. Laking pagkakamali ang ginawa mong paglapit sa isang huwad. Ayokong madamay sa pagbagsak mo. Sandali, anong ibig niyo sabihin? Tatalikuran niyo kami? May kasunduan tayo. Eh, sino ba ang unang sumira sa kasunduan na yon? Sinubukan ninyo akong ipagpalit kay Mira? Ay, na naman tayo. Magtatampuan na naman ba tayo? Napag-usapan na natin yan. Nagkasundo na tayo. Pati porsyento na hinihingi ninyo, binibigay na namin sa inyo. Inaayos na rin namin yung gusto niyong lupa ng dating simbahan. Hindi na enough yun kasi iba na yung sitwasyon ngayon. Ano pa bang gusto niyo? Ang gusto ko, si Mira. Mawala na siya dito. Huwag niyo nanghintay yung humaba pa yung sungay niya. Wala na silang lugar dito sa bayan na to. Kailan? Kailangan pa ba yan? Hindi ba mas maganda kung makita na lang talaga nila yung presence ko doon? Bakit? Kaya mo bang puntahan ang bawat bahay at evacuation center nang sabay-sabay? Eh, bago mo magawa yun, eh, namatay na sila sa gutom. Tandaan mo, ako ang current mayor. Ha? Isa lang ang namatay dyan. Damay ka dun. Oh, isang buong angkan. Hindi yan sila boboto sa'yo. Pero, look, kasi... Ano? No, you have to believe me. You have to trust in my ways even if they're old. Because they're proven. Tsaka, ito na rin ang kailangan natin para mabura yung nangyari kay Parang. Makakalimutan nila. Ate, may iba pa. Sino? Si Mira. Anong magagawa ng bata pagkatapos ng ginawa nila kay Simon? Hindi pa nila nakikita ang buong pangil ni Simon. Ilang taong na ako nandito sa Hermoso. Nakita ko na kung paano siya gumalaw. Kung paano niya durugin lahat ng kumakalaban sa kanya. Hindi niya pala lampasin yung pinangyari sa kanya. Mayor! Oh, Deborah! Gusto kitang makausap eh. Anong ginagawa mo rito? Gusto kitang makausap tungkol kay Mira. Tungkol saan? Di ba usapan natin, paaalisin mo siya dito sa bayan natin? Bakit hanggang ngayon nandito pa rin siya? Nakikita mo naman, bumagyo. Uunahin ko pa ba naman yon kaya sa ito? Nagkasundo tayo. Ano ba ang problema? Pinagkakaguluhan na naman siya ng mga tao dahil gumagawa siya ng himala sa mga nasalanta. No? Kapag nagpatuloy ito, hindi lang naman ako matatabunan eh. Pati rin kayo. Eh, hiyaan mo. Mag-uusap kami ni Tomas. Pag-iisipan namin kung anong paraan na magagawa namin. Okay? Masyadong mag-alala. Nalaman na ba kung kaninong buto yan? Ay, naalam pa. Bakit interesado ka? Nag-aalala lang ako. Kasi kung dito itatayo ang healing center ko, baka isipin ng mga tao masamang pangitan. Pakiyak ka! Bakit hindi ka makasagot, Barang? Mahirap ba para sa'yo magpatawad? Hindi. Ba't ko yung patatawarin, ha? Apo niyang gustong pumatay, mumaga sa kay Mira?
Barang? Sa bayan! Sa bayan! Mali ang magparatang ng tao ng walang sapat na patunay. Hindi, hindi. Sigurado ako. Sigurado ko yun. Ayun, masama yun. Hey, hindi natin masisisi si Barang kung bakit ganyan siya mag-isip. Alam naman nating lahat kaya siya nagkaganyan dahil sa masasamang nangyari sa kanya. Ipagdarasal na lang kita, Barang, na sana mahanap mo sa puso mo ang magpatawad, na sana tuluyan ka ng gamutin ng Panginoon ang iyong puso at ang iyong isip. Hindi mo kilala si Bro. Patawarin ka ng Panginoon. Walang ka raw ng anak. Siguro, masama kang ina. Naglakot ka sa Diyos. Paparuso. Ako masama! Masama! Ha? Masama ka! Pasensya na, pero nawi-weirduhan ako sa inyo. Excuse me, nawi-weirduhan ka sa ate ko? No, it's not what I meant. Ibig ko sabihin, nawi-weirduhan ako. Dahil masyado kayong invested dun sa kalansay. No? Bakit? Kilala niyo ba yon? May alam ba kayo? Pag hindi natapos yung investigasyon, hindi natin magagalaw yung lupa, hindi ba? Hanggat hindi nasasara yung kaso, crime scene pa rin ang tingin ng tao doon. Yun lang naman ang iniisip ko. It looks like you're doing your research. Very good. Pero huwag kang magalala. Darating tayo dyan. Gusto ko lang naman kasing maumpisahan ng ipatayo yung healing dome para marami na akong matulungan. Alam naman natin kung sino makikinabang sa mga boto ng mga matutulungan kong tao, hindi ba? Sige, titignan ko anong magagawa ko. Uy! Flight attendant ka pala dati? Ayun sa picture, oh. Mahing idadami ang kapatid ko. Oh, easy lang. Deborah, para namang guilty ka. Easy lang. Para siguro mapatunayang mali ang inala ko, mabuti siguro ipausad ko na rin yung investigasyon. No? Alam naman natin kung ganong kabigat ang parusa sa murder. Diba? Kalma lang. Deborah, pwede naman akong tumahimik eh. Diba? I can make the case go away. Para everybody happy. Kakampi tayo. Yan ang gusto kong marinig. Kailangan natin ang isa't isa. Yes. I'm aware of that. Mabuti na malinaw. Alam mo, ang tagal-tagal ko na nasa politika. Tagal-tagal ko na tumatakbo. Hindi pa ako natatalo. Lagi akong panalo. Kaya huwag ka na mag-alala sa akin. Si Miguel ang mahalaga. Okay? Mayor Simon? Oh. Deborah, anong may paglilingkod ko sa'yo? Mayor Simon, kailan mo ba mauumpisahan ang pagpapatayo ng healing dome ko? Bago yan, kailangan pag-usapan muna natin ang porsyentuhan natin doon sa healing dome mo. Porsyento? Kasi dapat 60-40 ang porsyentuhan natin. 60 sa amin, 40 sa inyo. Naintindihan mo? Parang may mali. Believe me. Tama yun. Kapanit lang yun ang sikreto natin. Nga pala, sikreto mo. Deborah. Ipaluwanag mo nga sa akin. Papaanong napunta ang lupa kay Father Sebastian? Kung akala mo magagamit mo ako ng walang kapalit, nagkakamali ka. Huwag kang mag-alala. Lupa lang yan. Magagawa niya ng paraan. Masyado na tayong maraming alam tungkol sa isa't isa. Ngayon pa ba tayo bibitaw? Baka nakalimutan mo. Magkakampi tayo.
mo ako subukan, Simon. Pilit nyo ngang ibinaon? Lumabas pa rin. Paano kung malaman ng ibang tao yung mga tinatago ninyo? Ha? Kanino ka aasa kapag nangyari yun? Eh, kaya nga, huwag na tayo magtalo, Deborah. Kailangan magtulungan tayo. Okay? Impact. Para kanino ba natin ginagawa ito, di ba? Para sa'yo, para sa ate, para sa kampanya ni Miguel, di ba? Deborah. Oh. Sir. May tinatago ba kayo sa akin? Ikaw naman, bulong ka ng bulong. Ay, lakasan mo, nang marinig niya. Wala tayong tinatago. Sir. Sige na. Ano? Nakakausap po yung tao pilanta natin doon sa opisina ni Fidel. Nagkakalat ho siya ng ebidensya laban sa inyo. Anak, nag-anak, kinakalaban talaga ako ng Fidel na yan, ha? Yung pera. At gusto niyang buksan yung kaso nung nahanap na kalansay sa simbahan. Ano? Ay, akala ko ba sarado na yan? Ano ito? Ay, hindi po pwede, Simon. Gawa mo ng paraan. Kapamilya.